Tayo po ay nagpapasalamat ngayong umaga dahil muli pinagkalooban tayo ng Panginoon ng isang panibagong buhay. Nagpapasalamat po tayo dahil bagaman ganito ang nangyayari sa ating bansa ay yung kahabagan at kabutihan ng Panginoon sa bawat isa ay patuloy niya ipinapalangan sa bawat isa po sa atin. Ngayong umaga, sa lahat po na nang kasama po namin sa kanilang mga tahanan sa pamagitan po ng live na ating pagsambang ng umaga, nawa ay makita po natin bawat isa ang pagkalinga at paggabay ng Panginoon sa bawat isa po. Purihin ninyo siya ng tunog ng mga pakaka. Purihin ninyo siya ng salterio at alpa. Purihin ninyo siya ng pandelera at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawat at ng klauta. Purihin ninyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin ninyo siya ng pinakamatunog na mga simbalo. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Tayo mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panon, sa oras na ito, Panon, sa pagang ito, Panon, ay pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong kadakilaan. Dakilang Diyos na sa Panon ay kami, Panon, ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, tumihingi, Panon, ng kapatawaran sa aming mga nagpapakasalanan, sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa bawat sandali ng aming buhay, kami dakilang Diyos ay nagkakamali. Kaya dakilang Diyos, o pag kami karapat dapat na lumapit pa nun sa iyo, manawagan sa iyo, ay narito kami pa nun. Binisin mo kami sa iyong banal dugo. Ano man pa nun na karumihan na nasa aming puso't isipan pa nun, ay linisin mo ito upang kami dakilang Diyos ay karapat dapat na lumapit pa nun sa umagaw ito. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami pa nun sa lahat ng iyong ginagawa sa
aming buhay. At ngayon pa nun ay ikaw ay aming sasambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. At dinadalangin po namin sa iyo na samahan mo kami, dakilang Diyos, sa iyong gawain sa umagang ito. Mula sa aming kantahan, dakilang Diyos, pagbabasa ng Bible, at hanggang mamaya pa nun sa mensahe, ay dinadalangin po namin sa iyo na ikaw ang kumilos, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo ang mga kapatiran namin, Panginoon, na sa kanilang mga tahanan na nanonood, Panginoon, sa umaging ito, ay patnubayan mo rin sila at ikaw pa rin ang din dakilang Diyos ang mangusap sa kanila, Panginoon. Nasaan man dakilang Diyos ang aming mga kapatiran na nanonood, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, na pag-ingat at kumilos, dakilang Diyos. Ang lahat na ito, dakilang Diyos, ay aming dinadalangin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Sa iyong pong harapan. Lahat namin, Panginoon, na
Wala akong kami magagawa kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay. Kaya naman ang buhay na ito na pairang sa amin, Panginoon, sa araw-araw na ipinapairang sa amin, makita mo yung totoong baba na aming kailangan handog sa inyong pangalanan. Patuloy ka mo namin pagpupurihan, sasamparin niya yung umagang to sa inyong pangalanan. Kataas-taasan at kadakilaan maanan. Patuloy kang manguna, Panginoon, sa amin. Patuloy mong ipakita, Panginoon, sa amin ang inyong pong plano na umagin sa amin. Patuloy po tayo umawi para sa Panginoon at nakakatuwa dahil sa kabutihan at kabanalan niya ay nagkakaroon po tayo ng ganitong pagtingin. Kaya naman, sa lahat ng ating nakakasama sa kanilang mga tahanan, walang dahilan para tayo ay malungkot, malumbay, dahil gumagawa ang Panginoon ang kaparaanan para magpatuloy ang ating gawain. At ngayong umaga, sabay-sabay mo natin ihalay ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Sa'yo ay umiisa.
awitin na yun. Reminder na ang Panginoon po ay tapat at dakila sa bawat isa sa atin. Kaya naman, sa lahat ng pinagdadaanan mo natin individually, ang mensahe ng Panginoon sa atin, anak, tapat ako sa iyo. Kaya naman, sabay-sabay mo natin awitin to sa lahat po ng kasama namin sa tahanan nila. Nagpapasalamat po kami dahil may umaga. Bagaman wala ko kayo dito, ikasama ko namin kayo sa paglilit ko. Biblia, buksan niyo po sa aklat ni Marcos sa chapter 11 verses 12 to 26. Sabi rito, verse 12, at sa kinabukasan ng sila ay dumating mula sa Betanya, siya ay nagutom, at sa pagkakita sa isang puno ng igo sa malayo na may mga dahon, siya ay lumapit, kung sakali nawa ay makasumpong siya ng anumang bagay doon, at nang siya ay makalapit dito ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagkat ang panahon ng mga igos ay hindi pa dumating.
At si Jesus ay sumagot at sinabi rito, walang sino mang tao ang kakain ng bunga mo mula ngayon hanggang kailan paman. At ito ay narinig ng kanyang mga disipulo. At sila ay dumating sa Jerusalem at si Jesus ay pumasok sa templo at nagsimulang palayasin sila na nagbibili at namimili sa templo at itinaob ang mga dulang ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan nila na nagbibili ng mga kalapati. Verse 16, at hindi pinaintulutan na sino mang tao ay makapagdala ng anumang sisidlan sa loob ng templo. At siya ay nagturo na sinasabi sa kanila, hindi ba ito nasusulat? Ang aking bahay ay matatawag sa lahat ng mga bansa sa bahay ng panalangin. Datapwat ginawa ninyo itong isang kuta ng mga magnanakaw. Verse 18, at narinig ito ng mga eskriba at mga punong saserdote at nagsikap kung paano nila siya mapapatay sapagkat siya ay kinatakutan nila dahil ang lahat ng mga tao ay namangha sa kanyang doktrina. Verse 19, at nang ang gabi ay sumapit, siya ay lumabas mula sa lungsod. Verse 20, at sa umaga, samantalang sila ay dumaraan, ay nakita nila ang puno ng igos na natuyo mula sa mga ugat. At si Pedro, sa pagkagunita, ay sinabi sa kanya, Guro, masdan, ang puno ng igos na iyong isunumpa ay nalangtang tuluyan. Verse 22, at si Jesus, sa pagsagot, ay sinabi sa kanila, magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sino man ang magsasabi sa bundok na ito, ikaw ay maalis, at ikaw ay matapon sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na iyong mga bagay na kanyang sinabi ay mangyayari, siya ay magkakaroon ng anumang kanyang sasabihin. Verse 24, sa makatuwid ay sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang ninais ninyo, kapag kayo ay nananalangin, ay sumampalataya na natanggap ninyo ang mga ito at makakamtan ninyo ang mga ito. Verse 25, at kapag kayo ay tumatayong nananalangin, ay magpatawad kung kayo ay mayroong anumang laban sa sinuman upang ang inyong ama rin na nasa langit ay patawarin nawa kayo sa inyong mga paglabag. Verse 26, datapwat kung kayo ay hindi magpapatawad, ni ang inyong ama na nasa langit ay hindi magpapatawad sa inyong mga paglabag. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo mag-pray sa umagang ito. Tayo ay tumulog sa luklukan ng Panginoon. Tayo mag-pray. Dakilang Diyos, muli pa nun sa oras nito, pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy kami na lumalapit, Panginoon, sa oras nito. Nabilin po namin sa iyo ang gawain sa umagang ito, dakilang Diyos. Dalain po namin na samahan mo kami, Panginoon, maging pagpapala sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos, ang mensahe mo. At dinadalain po namin sa iyo sa umagang ito, dakilang Diyos, ang mga kapatiran namin na nasa kanilang mga tatahanan, dakilang Diyos, na nanonood, nakikipasamba pa nun sa umagang ito dahil sa kadahilanan na hindi kami pwede, dakilang Diyos, na magtipon-tipon lahat ng mga miyembro dito sa church. Dahil sa pinapatupad, dakilang Diyos, na mananatili sa aming mga tahatahanan, dakilang Diyos. Pagamat ganun, dakilang Diyos, ang nangyayari, Panginoon, sa aming bansa, ay patuloy, dakilang Diyos, ang iyong gawain, Panginoon. Kaya kahit na anong paraan, dakilang Diyos, para sa iyong gawain, kaya samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, dakilang Diyos. Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo ang bawat mga anak mo, dakilang Diyos, na mga member, Panginoon, ng iglesyang ito, Panginoon. Ang mga kapatiran namin, Panginoon, na sa ngayon, dakilang Diyos, ay may mga nakakaranas, dakilang Diyos, ng kawalan ng mga material na bagay, dakilang Diyos. Kaya, dakilang Diyos, ng mga
pagkain na pangangailangan, Panginoon, dahil sa wala ng halap buhay, ang mga kapatiran namin, Panginoon, ay nandoon yung kakapusan. Kaya dakilang Diyos, iparamdam mo pa nun sa bawat isa, Panginoon, ng mga anak mo, na ikaw, dakilang Diyos, ay hindi nagkukulang. Na ikaw, Diyos, ang siyang nagpupuno ng pangangailangan ng bawat isa, dakilang Diyos, ng mga anak mo, Panginoon. May mga kapatiran kami, dakilang Diyos, na may mga karamdaman, Panginoon. Dalain po namin sa iyo na puntahan mo, dakilang Diyos, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Dalawin mo sila, yung idampi, dakilang Diyos, ang mga mapagpalang kamay, Panginoon, sa kanilang mga katawan, Panginoon. Ano man ang mga karamdaman na yan, dakilang Diyos, dalain po namin sa iyo. Ito, Panginoon, ay yung tanggalin, pagalingin, Panginoon. Dakilang Diyos, ang mga karamdaman na yan, Panginoon, ay isa pa sa mga nagpapahirap, Panginoon, sa mga damdamin ng mga anak mo, Panginoon. Nadalangin po namin sa iyo na pagalingin mo, Panginoon, sa lahat. Paspasan mo, dakilang Diyos, ang mga gamot na kanilang mga inyong, Panginoon, at maging instrumento ito, Panginoon, sa kanilang kagalingan, Panginoon. Dahil napakahirap, Panginoon, pumunta sa ospital, Panginoon. Nadalangin po namin sa iyo na yung mga may karamdaman, Panginoon, ay tulungan mo sila, Panginoon. At ganoon din, dakilang Diyos, maaring may mga kapatiran pa kami, Panginoon, na talagang hindi na alam ang kanilang mga gagawin dahil sa maghapon, sa bahay, walang ginagawa. Dalain po namin sa iyo, naturuan mo rin sila, dakilang Diyos, na sila ay lalapit sa iyo, Panginoon. Sa kabila na walang ginagawa, dakilang Diyos, ay ilagay mo sa kanilang puso at isipan, Panginoon, na sila, dakilang Diyos, ay magbasa ng iyong banal na salita, at sila, dakilang Diyos, ay lumuhod para manalangin, makipag-usap sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga mga nanunungkulan, dakilang Diyos, dito sa aming bansa, Panginoon. Dinadalangin po namin sa iyo yung mga doktor, dakilang Diyos, na nagkakasakit na, yung mga nurse, yung mga bawat ginagamit, Panginoon, sa mga ospital, na yung iba pa noon ay nahahawa na. Dinadalangin po namin sa iyo, dakilang Diyos, sa iyong mapagpalang kami, Panginoon, ang mga manggagamot na ito, Panginoon, ay lukuban mo ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang sila, dakilang Diyos, ay hindi mahawa, Panginoon, dahil sila, dakilang Diyos, ay kailangan na kailangan ng mga kababayan namin na may mga karamdaman, Panginoon. Dinadalangin po namin sa iyo, dakilang Diyos, yung pastor sa Manila Baptist Church, dakilang Diyos, na pinagpapastoran ni Alvin, na kapatid ni Pastor Melvin. Dinadalangin po namin sa iyo na dampi mo, mapagpala mong kamay sa pastor na ito, dakilang Diyos, anak mo ito, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, dalangin po namin sa iyo na pagalingin mo, dakilang Diyos, at ako ng kanyang kamanggagawa na si Alvin, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo na nandun sila, dakilang Diyos, naka-quarantine. Dalangin po namin sa iyo na dalawin mo sila, Panginoon, at ipadama ang iyong pagmamahal sa kanila, Panginoon. At ipakita mo, dakilang Diyos, na ang mga anak mo, Panginoon, ay iyong Panginoon pinapagaling. Ang mga anak mong iyong Panginoon ay iyong pinagmamalasakitan, Panginoon. Kaya dalawin mo sila doon. Alam namin, dakilang Diyos, na maraming na pre-pray sa kanila. Dalawin po namin sa iyo na bigyan mo sila ng kaaliwan sa kanilang mga bawat isa, dakilang Diyos, na may mga karamdaman na rin, dakilang Diyos, na mga frontliner, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo na ikaw, Panginoon, ang mag-iigan sa kanila, Panginoon. Tinataya nila, dakilang Diyos, sa kanilang buhay, Panginoon, para lang sa mga kababayan namin na may mga karamdaman. Tinataya nila ang kanilang buhay, dakilang Diyos, upang masugpo ang virus na yan, Panginoon, coronavirus na yan, Panginoon. Kadalangin po namin sa iyo, lukuban mo sila, dakilang Diyos, ng mapagpala mong kamay, Panginoon. Ilayo mo sila sa virus na ito, Panginoon. Ganun din, dakilang Diyos,
ang bawat isa ng mga sundalo, Panginoon, na kumikilos din, Panginoon, upang maging maayos ang aming bansa, Panginoon, dalangin po namin sa iyo na ikaw rin ang patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon. Ang mga senador, ang mga congressman, Panginoon, ang mga mayor, mga vice mayor, o ano man, Panginoon, ang mga katungkulan nila sa bansang ito, Panginoon, at mula sa presidente, Panginoon, sa vice president. Bigyan mo ng kapangyarihan at katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Alisin mo sa kanila, dakilang Diyos, yung mga yung mga kampi-kampihan, dakilang Diyos. Isang tabi muna nila ang mga pamumulit ka, Panginoon, kundi magkaisa, dakilang Diyos sila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba, Panginoon, upang hindi sila-sila, dakilang Diyos, na dapat nangunguna, Panginoon, ang sila-sila rin ang nagbabangayan, Panginoon. E dalangin po namin sa iyo na bigyan mo sila, Panginoon, ng kataliduhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ingatan mo rin sila, Panginoon, na kagaya ng mga iba, Panginoon, na mga senador, Panginoon, mga congressman, ay may mga nadapuan na ng mga sakit na ito, Panginoon. E dalangin po namin sa iyo na ikaw, dakilang Diyos, ang mag-iingat, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Dakilang Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Lumalala ng lumalala, araw-araw may nadadagdag, araw-araw mayroon namamatay. Dakilang Diyos, alam namin, Panginoon, na ito, Panginoon, ay kayang-kaya mong sumukuin, Panginoon. Alam po namin na ito, Panginoon, na sa isang iglap ng Panginoon, sa isang kumpas lang ng kamay mo, Panginoon, ang mga virus na yan, Panginoon, ay mawawala, mamamatay. Pero nandun, dakilang Diyos, yung pinapahindulutan mo, Panginoon. Maraming, Panginoon, mayroon ipina, mayroon ka, dakilang Diyos, na itinuturo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung bawat mga yan, Panginoon, na mayroon kang itinuturo sa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay lumapit, Panginoon, sa iyo, dakilang Diyos. Dahil walang iba, Panginoon, na makakasupo niyan, kundi ikaw lang, Panginoon. Kaya umaasa kami, dakilang Diyos, na ikaw, dakilang Diyos, ang tutulong, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. At ang bawat isa, dakilang Diyos, ng mga anak mo, Panginoon, ay iingatan mo sa virus na yan, Panginoon. Ilayo mo kami sa mga virus na yan, Panginoon. At muli, dakilang Diyos, sa umagang ito, Panginoon, marami na pa kami, dakilang Diyos, na dapat na ipanalangin, Panginoon. Pero nakikita mo, Panginoon, nalalaman mo kung ano man yung dakilang Diyos. Ang bawat isa, dakilang Diyos, na nagpre-pray sa oras nito, ikaw, Panginoon, nakakalama ka na ng mga puso, ikaw nakakalama ka na ng mga pangailangan, ikaw ang nakakalama ka na ng mga daing, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, tugunin mo, Panginoon, ang mga panalangin na yan, dakilang Diyos. Muli, Panginoon, sa oras nito, ay pinupuri ka namin, at ipinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. At samahan mo kami hanggang sa matapos, dakilang Diyos, ang gawain ito. Maging pagpapala, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maging pagpapala sa amin, dakilang Diyos, ang iyong ibibigay na mensahe, Panginoon. Magpapalakas sa aming spiritual, Panginoon. Muli, dakilang Diyos, binabalik po namin sa iyo na ang papuri at salamat. Sa tayong pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagpagligtas ng aming buhay. Amen at Amen. Paglilingkod sa Panginoon kung wala po tayong pagkakaloob. Kaya naman, kahit po kayo ay nasa kanyang tahanan, isip niyo na dapat yung ibigay ng huling ko, ha? Sabay-sabay pa natin ang hindi ng ating offering song.
Sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa patuloy na gawain na nananatili, Panginoon, sa kabila ng aming dinaranas na krisis ng aming bansa, Panginoon. Patuloy ka po namin pinupuri at tinataas sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat po dahil sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, kayo po ang nagpo-provide ng mga pinansyal at ng mga bagay na aming pangangailangan, Panginoon, at tunay na kayo po ang aming nagsusupply ng lahat, Panginoon, at tunay na hindi mo pinababayaan ng mga anak mo. Kaya Lord, sa pagkakataong ito, ang lahat naming tinanggap ay pinagpapasalamat namin sa iyo, at Panginoon, maging sa aming offering, Panginoon, pinapaubayan namin sa iyo, at basbasan mo ang lahat ng ito, Panginoon, at lalo po, Panginoon, ang mga pinansyal na ito, ay marami pa pong, Panginoon, na matulungan, marami pa pong kaluluwa, Panginoon, na mailapit sa iyo sa pamamagitan ng mga financial na ito, Panginoon. Panginoon, dalangin ko rin po na kayo pong patuloy na magpala sa mga nagkakaloob, maging sa hindi walang kakayahan magkaloob, Panginoon, ay kayo rin po ang mag-supply, mag-bless sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pangailangan, ay kayo pong magbigay, Panginoon, upang maranasan din nila, Panginoong Diyos, ang kasarapan, katuwaan, Panginoon, na nagbibigay, nagkakaloob sa gawain mo, Panginoon. At ito, Panginoon, ay kailangan, Panginoon, na ang bawat mananampalataya ay sumuporta, hindi lang spiritual, maging sa mga bagay na ganito, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, wala pong magtutulungan kundi ang mga nananampalataya sa iyo, Panginoon, na siya pong susuporta, Panginoon. At ang lahat naman po ng bagay na ito, Panginoon, ay nagagamit po sa iyong mga banal na gawain para po, Panginoon, sa banal na salita mo na patuloy na ipalaganap sa mundong ito, Panginoon. Kaya't, Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito, Panginoon, at ikaw lamang po patuloy namin itinataas, pinupuri, at karapat-dapat lamang sa iyong lahat ng kaluwalhatian. Ito po ang panalangin at lubos na pasasalamat sa ngalan na aming makapangyarihan, Panginoon, na aming banal na tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen. Sa isip mo'y iniisip.
Senhor.